Mommy, Daddy, sa CR lang po ako. Oh, sige, lika, sama kita. Kahit ako na lang po. Oh, sige. Ligpit mo na kami, ha? Sige po. Alam ba ni Alex na nandito ka? Hindi ko na sinabi. Biglaan din kasing tumawag si Abby. Mamaya, magalit yun. Imbitahan mo kaya. Hindi na. Alam ko kasi ngayon yung simula ng training niya. Ayoko rin namang makaabala sa kanya. May tiwala naman kami sa isa't isa. Salamat, ha. Salamat dahil okay na kami ni Abby. Hindi ko lang pinapahalata sa bata, pero natatakot ako, Juliana. Dahil alam ko namang pansamantala lang lahat ng to. Dahil ba sa kaso mo yan? Oo. Hanggang ngayon, iniisip ko pa rin kung sinong pwede gumawa ng kay Sylvia. Kung wala ka namang ginawang kasalanan, makikita naman ng korte yun, hindi ba? Naalala mo pa yung gabing yan? Sino bang makakalimot sa atin? Magkasama kami ni Alex nun sa bahay. Hinihintay ka namin. Kukunin mo si Abby sa akin nun, di ba? Oo nga. Yun nga yung sinabi mo sa pulis na nag-imbestiga ng kaso. Ang dami pang nasayang na pagkain, oh. Kaya natin pwedeng dalhin yan. Kung gusto mo, pwede natin dalhin kay Lola Pilar. Kung matagal na rin di nadadalaw ni Abby. Sige. Tara. Mo, tulungan kita. Alex, uppercut ang specialty nung sunod mong makakalaban, ha? Kaya huwag mong haayaang nakabukas yung gitna, ha? Ayan, 10-minute break kayo. Tapos feedback. Gusto mo ng tubig? Baka nauhaw ka. Natatakot talaga ako dyan sa laban mo. Alam niyo kung anong dapat niyong masika ka ba? Ano? Alam ko na ang posibleng tumutulong at nagpupondo kay Victor. Sino? Si Judge Dante. Paano ka naman nakasiguro? May ebidensya ka ba? Malamang, hindi sila aamin. Pero sino lang ba may kakayanan na tumulong kay Victor? Siguro, hindi rin naniniwala si Dante na si Victor ang pumatay kay Sylvia. Kaya kailangan maputol na kung anong plano man ni Victor. Matagal ko na sinasabi sa inyo, ma. Gagawin ni Victor ang lahat, masira lang ang buhay ko. Kung alam natin yung gagawin niya, mas mapipigilan natin siya. Tandaan niyo, ma. Hindi lang buhay ko masisira dito pag nalaman to ni Victor, pati sa inyo. Saya-saya ho ni Abila.
Hindi lang naman si Abby ang masaya, pati ikaw. Eh, kanina pa nga hindi matanggal yung ngiti sa mukha mo eh. Eh, masaya lang po talaga ako para sa anak ko. Natutuwa ako na kahit yung mga simpleng bagay na naaalala niya. Tsaka, iba yung mukha ni Abby ngayon. Ngayon ko lang siya nakita na ganun kasaya. Ganun naman talaga si Victor kahit noon pa. Maalalahanin. Eh, hanggang ngayon nga eh, hindi nakakalimot sa birthday ko. Siyang kauna-unahang bumabate, alas 12 and punto. Ah, talaga ho? Eh, ganun naman talaga si Victor sa lahat. Hindi mo na ba naalala? Ganun naman daw. Maalala mo lang ang kabutihan ng isang tao kapag hindi na siya parte ng buhay mo. Pero, huli na para manghinayang yan na may kanya-kanya na kayong buhay. Sinasabi niyo lang, hindi naman ho ako nanghihinayang. Mabuti pa gisingin ko na ho si Abby para makauwi na rin ho kami. Para makapagpahinga na kayo. Sige ho. Ako'y nangako, di na mauulit pa. Ako'y nagkamali sa'yo, muli ay patawarin mo. Magkasama kayo ni Juliana? Bigla na lang siyang tinawagan ni Abby. Eh, akala ko ba kayong dalawa lang ni Abby? Wala na rin naman ako magawa na nandun na. Pero mabuti na rin na nangyari. Na magkasama kayong dalawa? Oo, at kailangan maulit yun. May alam si Juliana. Sigurado ako nagsisinungaling siya. Nakausap ko si Lola Pilar. Sabi ni Lola sa akin, hindi nila buong gabi kasama si Alex nung namatay si Sylvia. Ha? Kabaligtaran ng statement ni Juliana sa mga pulis noon. Pinagtakpan niya si Alex? O pinagtanuhan nilang dalawa yun. Kailangan ko malaman kung anong totoo, Olivia. How's your day, hon? Hon? The usual. Wala namang bago. Kumusta yung paglabas ni Victor at ni Abby? Mukhang masaya naman yung bata. Yun lang? Inisip ko lang, paano kung lumabas na yung hatol ni Victor? Sigurado ako maapektuhan si Abby. Then we'll be there for her. Matulad nun. So tingin mo ba, si Victor talaga yung pumatay kay Sylvia? Bakit mo naman naiisip yan? Naalala ko lang yung ginawa natin noon. Kung tama ba na nagsinungaling tayo. May kilala kayong kaaway ng sister nito niyo o pwedeng malakit sa kanya? Eh, yung asawa niya ko, si Alex Luwalhati. Hindi gagawin ni Alex yun. Kayo ho? Ako? May nakuha kaming impormasyon na may relasyon kayo at ang asawa ng biktima. Totoo ba yun? Opo. Pero hindi ko naman gagawin kay Sylvia yun. Nasaan kayo mga bandang 9 hanggang 9:30 ng gabi? Nandito sa bahay. May makapagpatunay ba niyan? Ang lola ko, magkasama kami nun. Ang sabi ng asawa ng biktima, magkasama din kayo. Totoo ba yun? Opo. Galing kami sa ospital nun. Nandito kami sa bahay, naalagaan niya ako. Kaya imposible na may kinalaman kami sa nangyari. Magkasama kami ng mga oras na yun. Saka
Baka naman inosente si Victor. Do you really think may kinalaman yung mga sinabi natin sa polis? Para madiin siya? Sinabi lang natin yun para hindi tayo madamay. Si Victor yun. Andun siya sa crime scene and he has a motive. Hindi nagsisinungaling ang ebidensya. Bakit mo ba naisip to after all these years? Naisip ko lang. Wala namang expiration ng konsensya. Huwag ka na mag-isip. Nag-aaksaya ka lang ng enerhiya. Ginawa natin yun dahil alam natin na maraming mawawala sa atin pag nadawit tayo. Hindi natin ginawa yun, pwede mawala sa si Abby. Minsan hindi sapat ang pagsasabi ng totoo. You have to embellish it para maniwala sila. Abby. Kamusta yung pasyal nyo ng daddy mo? Hindi na kita natanong kagabi, nakatulog ka na. Okay naman po, Tito. Masaya. Thank you po ulit sa pagpayag na makasama ko si daddy. You're welcome. I'm glad you're happy. Sana nakabawi na kami sa'yo. Nakabawi po saan, Tito? Alam ko, nagtatampo ka sa amin ng mami mo. Hindi man ngayon, alam ko one day maiintindihan mo rin. Your mom and I belong to each other. Nauna niya lang nakilala daddy mo. Galit po ba kayo kay daddy dahil doon? Don't get me wrong, Abby. Hindi ako galit sa kanya. Mahal na mahal nga kita eh, na anak nila. Tinuturing kita ng anak ko na rin. Alam mo naman na pangarap ko na magkaroon ng pamilya, di ba? You're the daughter I never had. Ayaw kita mawala sa buhay ko. Salamat din po, Tito, sa lahat ng ginawa niyo for me. Hindi niyo po pinaramdam sa akin na iba ko. Yun naman ang tama eh. Pero I'll protect you hanggang sa paglaki mo. Kahit pa sa daddy mo. Ano pong ibig yung sabihin? Hindi pa absuelto ang kaso ng daddy mo. Kaya kung may nakita kang kainahinal ang ginagawa niya, sabihin mo sa akin at makikinig ako. Hindi ka pwede mapahama kami. Nakita niya ako pupunta sa kasal mo. Nag-alibay na lang ako. Sa tingin ko, naghihinala na si Alex na ako ang tumutulong sa'yo. We're running out of time. Wala ka bang bagong nalalaman? Meron. Nadiskubre ko na hindi buong gabi magkasama si Juliana at si Alex nung namatay si Sylvia. Iba sa statement na binigay ni Juliana sa mga pulis noon. Juliana made an alibi for Alex. Kaya hindi sila pinaghinalaan. Mas lalapit ako kay Juliana para makuha ko kung anong alam niya. Sa tingin mo, she'll betray Alex? Mag-asawa sila! Napapansin ko na parang ayaw makasama ni Juliana si Alex. Ibig sabihin, marupok yung relasyon nila. Madaling anayin. Diyan. Hindi ba dito ka nakatira? Sige, sige. Balikan kita agad. Victor! Victor, may maganda akong balita. Pumayag na ang Federation na lumabang ka. Talaga, Coach? At katatawag lang ng isang kampo. Ang gusto nila, yung bata nila ang harapin mo sa una mong laban. Kaya lang, ang gusto nila, eh gawin mong undercard yung laban na yon sa laban ni Alex.
Kakatapos na kita payagan lumabas kasama si Abby, tapos gagamitin mo ngayon kasikatan ko? Ako promoter ng laban, Alex. Pwede kong piliin kung sino yung mga undercard na lalaban bago yung laban mo. Kung ako sa'yo, asikasuhin mo yung laban mo para hindi ka matalo. So tingin mo, matatalo ako? Yung footwork mo, mabagal. Lalo na pag sumusugod ka. Coach, bakit ha? Boksingero din ako, Alex. At sa nakikita kong kondisyon mo ngayon, matatalo ka sa laban mo. Tama si Victor, Alex. Kailangan palakasin mo pa stamina mo. Ano sa tingin niyo sa akin ba, no? Saka huwag ka nga magmagaling dyan. Ano ba naabot mo sa boxing? Napanood ko yung title fight mo. Na-headbutt mo yung kalaban, kaya ka nanalo. Kung ako sa'yo, gamitin mo yung mga tinuro sa atin ni Papa. Para namang kinalimutan mo na eh. Ano sabi mo? Alex! Investment kita, Alex. Kahit sa ayaw at sa gusto mo, mamanduhan kita at makikinig ka sa akin. Paano kung ayaw ko? Pwede magkaharap tayo sa korte. Sa dati mong ring. Yun ba yung gusto mo? Hindi ako pwede matalo, lalo na hawak ako ni Victor ngayon. Lalaki ulo nun. Bakit wala kang tiwala sa sarili mo? Meron. Pero may hinala ako. Napapahiyain ako nung gagong yun. Baka ako nung gawin nun sa labang ko. Paano ka natutulungan? Hanggang ngayon, wala ka pang binibigay sa akin ebidensya kung paano sinabotahin ni Victor ang negosyo ko. Anong mapapala ko sa'yo? Kaya nga mas lalo mo kung kailangang tulungan. Ako lang kakampi mo, Emilio. All right, fine. Titignan ko kung ano magagawa ko. Ang dami ko ng pabor na binibigay sa'yo, Alex. Sana pagdating ng panahon, kapag naningil na ako, makabayad ka. Kilala mo ako, Emilio. Huwag kang mag-alala. I'll make it worth your time sa lahat ng tulong mo sa akin. Hindi mo sinabi kay Alex na lumabas kayo ni Victor? Ayoko lang ng gulo. Gulo? Bakit naman? Magsiselos pa ba si Alex kay Victor? Eh, nakuha ka na nga niya. Unless may dahilan pa para magselos siya. Ano ka ba? Masaya na yung tao. Eh, ikaw masaya ka ba? Siyempre. Bakit mo naman natanong yan? And... nakikwentuhan lang tayo. Siyempre, alam na alam ko naman na gagawin mo ang lahat para sa marriage niyo ni Alex. Pinaglaban mo yan eh. Second chance mo na yan. Pero friend, hindi ba dapat open ka din kay Alex? Unless natatakot ka sa kanya. Hindi naman ganun yun. Minsan sa relasyon, may kailangan kang itago para sa ikatatahimik ng lahat. Then the relationship is built on lies. Friend, ha? Remember, ang dami mo ring tinatago nun kay Victor. Alam mo na ang ending nito. Gusto mo pa ba ng replay? Iba naman yung kaso namin ni Alex noon. Nagkarelasyon kami dahil mahal namin ang isa't isa. Ginawa namin yun para magkasama kami. Ah. Alex! Kumusta? Ay ka ba? Baka matanggal lang ka ng lisensya pag nahuli ka ng boxing alaya. Relax, relax, ha? Tagal pa labang ko. Anyway, si Rachel, Jesse, Jenny, mga round girl natin. Nakilala mo naman sila, di ba? Oo, oh, kilala ko sila. Ito. Oh. Ito. Sa'yo na eh! Diwag. Come on, girls.
What are you doing? Namiss kita. Hindi mo ba ako namiss? Kailan mo ba ako ulit dadalawin sa condo? Meron akong sorpresa para sa'yo. Ang siyang nagkulang.